Pinaharap ng Senado sa July 21 si Department of Budget and Management Secretary Butch Abad sa isasagawang pagdinig ukol sa issue ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Ito ang balita ni Brian De Paz. Sunod-sunod ang panawagan na ilabas na ang DAP list upang malaman kung nagamit ng tama ang salapi ng bayan. Sa July 21, nakatakda na ang pagdinig ng Senate Committee on Finance ukol sa kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program. Pinatatawag ng komite si Budget Secretary Florencio Abad upang ipaliwanag ang DAP na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Pinasusumite kay Abad ang kompletong listahan ng mga pinagkagastusan ng DAP gaya ng proyekto, purpose nito at halaga ng nirelis na pondo. It's not even in the Saros. Walang banggit ang DAP sa GAA. Wala ring banggit ang DAP sa mga Saro. So saan malalaman kung saan may DAP? Wala naman dokumentong nakakarating sa Senado o Kongreso kaugnay sa DAP. Nais ni Senador Chisa Scudero, chairman ng komite, na klaruhin ni Abad ang lumabas na ulat na ang kabuuang halaga ng pondo sa ilalim ng DAP ay aabot ng 372 billion pesos. Hindi ito tumutugma sa listahan na naunang iniulat sa komite ng kalihim na aabot ng 200 billion pesos. Tinatali namin yung mga amounts, hindi tumutugma dun sa nilabas ng DBM na yon. Yung sinabmit din nila sa amin sa Committee on Finance, hindi rin nagtatali dun sa sinabmit nila. So hindi ko alam kung saan galing yung mga amounts na yun, pinagpapaliwanag pa namin ng DBM. Ayon kay Senador Escudero, papasok na sa budget season ang Kongreso ngayong taon, kaya't naistiyakin ng Finance Committee na ang susunod na national budget na aaprubahan ay naaayon sa Supreme Court decision ukol sa DAP. Brian De Paz, UNTV News Worldwide.